mahugasan ko ng akong tiil. Kung sa mga pamutana, anong pamutana mo sa nana? Sa akong katermino, kung sabton mo, kay si Peter ay murat na leader-leader po sa mga disciple, murat sa akong termino, murat din nani ang tulong ni Peter. Akin ba po gino? Akin ba po? Naanat siya po sa pamilya. Akin ba po? Mas wako po, mas magaling ko. Akin ba po? Yes, akin ka na. Amen. Amen. Okay. So, curse, sabi sa Ginoo, tupak siya, Jesus answered and said unto him, what I do thou knowest not, now that thou shalt know thereafter. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Hindi ka mula sa akong tiil. Jesus answered him, if I wash thee not, thou hast no part with me. Hindi ka magkauga sa akong tiil, wala kang bahing karako. Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head. And he put on a question. This is the effort itself. It's so upso ang emosyon ni namin. No? Now, ato sundan istorya. Pangita ko itong verse na do likewise, sabi niya, okay. Jesus said unto him, he that is washed needeth not one as saved to wash his feet, but is clean every week, and ye are clean, but not all. For he know who should betray him. You clean here, speaking of saints, speaking of real Christian, atong gisulti niya naman na all, hindi kayo kananugasan, he was speaking of the one who betrayed him. So meaning unsaved si Judas. Okay. Ako sa kwaong na verse, I think it's good to just continue. Verily I say unto you, verse 16, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. If ye know these things, happy are ye if ye do them. I speak not of you all, I know whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled, he that eateth bread with me hath lifted up his heel against me. Of course, referring to Judas Iscariot. Now I have not seen yet the verse. 15. For I have given, okay good, I have given you an example that ye should do as I have done to you. Yeah. Okay. Wala na ako, ibasa ka ng versikulo, ang punto na ito dun eh, ako makita na pag-leader kayo kasama the heart of the servant. Amen. And Christ demonstrated that na naas yan kasing-kasing sa usa, kaalagad sa usa ka na yung nato na slave. So isa na, do you possess the heart of a servant? Then you are qualified to be a leader. Amen. Number two, not only a leader must have a heart of a servant, but number two, he must have a helping hand of a soldier. Amen. Kailangan siya na may lamot sa usaka na sa matulungin. Matinabangon na sundalo. Now, in ang sitwasyon sa atong mga pangalanan, sa labanan may mga casualty, because we are likened, may akusong called to be in a battleground. So, mga sundalo ng tanan, nakikipagpisog ka, nakikipaglaban ka, Ephesians 6, we reason not against flesh and blood, but against principalities. So nahanadya ang grabing agubat na ito. At wala tunda, may mga casualty na. What will you do with those who are wounded? What will you do with those who are mangunat mga casualty? We should have a healthy man. Amen. Hindi na ito biyaan sila.
sila kanang kabutan ng atalong Diyos. Dibali na nga patay silang tanang kung masugatan sila. But the main goal is to take the contract. Pero nang ilang ilimit ang ilang lawas na ito sa kabong sa ilang mga kaawan. That's why ako na makita ang isang mga hindi pinaguyod nila kung kamila sa scripture kanang kabutan nila. Gamit ko naman ang illustration ay dialogo din ang kaking dialogo kasi day na nung may pinasok sila, may mission sila, gabi ito kayo nakakural pa daw, tapos taas ang kural, nasunod nila itong kural kaya nakatak nila ang kaaway, but later on walang katamalo, dapat kinay, so nahigo ang ilang usang kaaway. And the man died on the spot. Kung sa iluwan nila, wala sila nag-lakaw without bringing the casualty. Ingon pagani niya, pilang na paadlaw, kasi tinalang nila nag-lakaw kung paano sila nakasaka sa kader. Bahog na sabi niya ang lawas sa among kaupan, makasukan ka. Pero dalang-dalang pa naman because of that principle. Never leave the body of your contract in the hands of your Amen. Amen. You want to be a leader, you must have a helping hand of a soldier. Amen. Kailangan ka magkakaroon ng kahit sa usa ka sundalo. Mapinabangon ka. Hindi mo masagdan. Amen. Ang inyong kaubang. Amen. Pinanggan na kita ko ang lady kabang. Kaya ang buwan sa ato, imbis kabangan, itulong ka nato. Ha? Iduhon ka na ito, ato ka, pasagdan. Ipag na ito, pag ginanggan, di ka magkabang. So that's the second mark of a good soldier. We must have a helping hand of a soldier. Number three, a good soldier must have the humility of a slave. That's number three. We must have the humility of a slave. Arihin mo, kaugaling mo, nusama sa usaka, ulipon. Maulang ibuhat sa muno. Philippians chapter number 2. Masama nang ipakita sa ato sa muno. He became a slave. He took the form of a servant. Ang word na servant, he a slave. Pero na Diyos ka maginasamba sa taas. Ha? Ginakasitugan sa mga anghel na ito. Ginabayaw ka, ginaglorify ka, nanahol ka din ay walang nandang naghakat sa iyong kwarto ng mga ibang anak ka, nung nagtako ka, bigay-bigay ka, and then finally, iyon sa kagilansang kapasakros. Bakun sa iwan ni Kristo, wala siya nagreklamo, because a leader must have the humility of a slave. Amen. Philippians chapter number 2, let this mind be in you, verse number 5. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. What kind of man is that? Being in the form of God, took him not reckoning to be equal with God, but made himself of no reputation. That's the mind of Christ. What shall be equal sa Ginoo? Na equal na kung siya sa Diyos. O God, at paubos siya, wala na din pangita ang kadungganan. Make himself of no reputation. Took upon him the form of a servant or a slave, and was made in the likeness of men. Being found fashioned as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Amen. Isang isa ba siya ng promosyo na to one day in heaven? Kung unsa ka ka nagpaubos din din, naging humbled ka din din, maupod lang ang pasiyan na inalsa ka sa Diyos one day. Whosoever shall humble himself shall be exalted, but whosoever shall exalt himself shall be abased. Amen. Kaya pag-uul kung hindi ka matala ng purong natin din. Kaya pag-uul kung hindi ma-mention ang alam mo. Kaya pag-uul kung hindi ka matala ng pasidumo. Hula ka, ang tamat na pasidumo, ang real na promosyon. Amen. Not only he must have the humility of a slave, a good servant,
must be the head of our student. Kinakailangan tulong na sa inyong mga estudyante. No? Kahit ikaw po ang leader, ikaw ang teacher, kinakailangan ninyo kay talong ka mundo. Kay talong ka mundo na sa inyong mga estudyante. Ha? When I say student, I'm referring to your members, I'm referring to your may muna ito mga followers. And by doing that, ma-develop ko rin ang ilang ulo, magiging kung sa sila, wise din sila by the way to develop them. Kaya maging ang mentor, ang isa ka mentor, yung nagatulo, yung head, may muna ito mga teacher, din ang ilang mag-develop ka ng another mentor. Now sa una, kung tumatan mo pa na, pag-ing mo ha, maunin pag-putol sa kabilya mo ha, maunin pag-wilding. And then later on, pasagdan mo na, kabalo na. Maupot sa ministry na ito, nga nung pinag-expose ko na kamo karo, ang ubat sa ilang tingali ng pintaw, trabaho mo na ni Pastor, member lang ako, because I want you to become a leader also. Amen. Kanin yun ka maging leader po mo. O, now ang problema lang sa usang estudyante, kung pili makakon. Next slide. Pag di ka makakon, nagreklamang ito sa why is that lacking information? Kapalawa mo ang mga miss. Grabe ang tutok ni nila. Nag-form sila ng me. And patapos na asang lugar ang ilang kapalingon. O, ang kapaspas sa ina, mas mabilis siya ang sunod kay ilang it can spill that your feet. No. Kasi po ng feet, hindi ka pamusunod. Isang mensahe sa ato, may mga tayo na simple ng instruction ng libong mata. Of course, ang problema niya ay submission. It's not your brain, it's not your knowledge, ang submission. No. May nung tumagot ang ilustrasyon ko, mo niya, Pastor, ready na ito tumagmission. Gusto ko na mag-mission. Tingnan sa pastor. Eskwela sa grad. Mag-aral ka muna. Total na itong taong maging pastor. Ha? Hindi ko na tinanggal mag-aral pastor. Alam ko na lahat ang mga bagay-bagay sa mission. Tingnan sa pastor. Kailangan na mag-aral. Hindi na naging pastor. Hindi ko na kailangan. May wala na kung kailangan malaman ka sa mission. Sabi ng pastor, mayroon ko na. Mayroon ka ba kulang? Mayroon ka bang dapat malaman sa mission? Lahat alam ko na, Pastor. Ano yung hindi ko ba alam? Ano yung kailangan ko pa malaman? Sabi ng Pastor, submission. Amen. Manang kulang, submission. Amen. Amen. Be sure to be able to spend that every. Amen. Amen. Must be the head of a student. Kailangan tuntungan na ito, upang kasahan na ito, si Timothy na the great man of God, kay itutungan ni Paul, daman ang mga disciples din eh, na itutungan ng mga apostles. Hindi ka mahatlog na maging maayon ni sila. Hindi ka mahatlog na ako mas gusto mo pa, huwag ka pa, i-excel ka pa sa ako. Kaya nga naman, mas malipay ko, na nakadevelop ko, mas din may patalag. Amen. Ayaw ka kung umuman matutuan, sumayon ka. Dagana ko yung pang training na pagkabalo na. Mo ano na, nag-uol pa ko? Wala. Amen. Ako nag-uuloy. Ay sa hayop at sa gusto. Bisan asa na gampan ko. May nung duma nila, may bahay na silang tinamunan. Amen. Amen. Number 5 rather, not only
Papa Saint ay dinipan niyo sa definisyon ng Katoliko. Kapag maging santo ka, pinanggal mamatay sa ka, at then it takes pinapakatuloy bago ka makanonize. Kahit buto-butuhan ka pa, hindi apa ang mga adaptation mo kung qualify ka nyo ba. I want to tell you pag ang Diyos ang iya sinship ng atong sundon. Once na nakadawat ka na